Hey guys, what's up? Yun guys, mag-ano naman ako, mag-unbox na naman ako for my next gaming PC build. So this is worth 100,000. Tinotal ko siya nasa 99. Kasi iba-iba yung store eh. Kasi minsan dun sa store na try na check ko na price, wala siya yung walang stock. Tapos na-check ako sa Lazada, then wala rin, pero merong iba sa Lazada. Tapos yun, sa iba-iba. For today, check lang natin box guys, kasi magbibuild na ako ngayong oras na to. Share ko lang yung unboxing experience ko sa inyo. Big shoutout nga pala kay Asus, Republic of Gamers, to Boss Rob, thank you very much for this. So yun guys, start na tayo. And also meron ako mga ditong mga gamit, mamaya ipapakita ko sa inyo. Kasi, so si Casey Inwin is, ito yung gagamitin for the Mini ITX build. Tapos, ang color na ina-expect ko, sinabi kasi sa akin, is color black. So, nagulat ako, nung binuksan ko siya, white yung, ano, yung laman. So, white yung i-build ko ngayon. So, tamang-tama, meron ako dito. Hindi, mamaya nahuli ko na yun. I-unbox muna to. So, start tayo sa processor. So, yung gagamitin na processor is the Intel Core i7-8086K. So, this is the limited edition na Core i7. So, na-celebrate nila yung 40th anniversary ng x86 micro-architecture ng Intel. 50,000 lang ata yung nilabas ito. Quick unboxing lang para makita nyo yung base clock is 4GHz, boost clock is 5GHz, 6 cores and 12 threads. Dear valued customer, it's a 40th anniversary Intel's first 8086 micro-architecture. Ito yun, sina-celebrate nila. 40th. Documentation and sticker. Tapos, yun, yung processor. So, yun lang. O, next tayo. Bibilisan pa na guys ha, kasi kailangan ko na tapusin to. So, yun yung processor. Intel Core i7. So, next is the motherboard. Hanapin natin sa motherboard. Oop! Bayad ako nito pag pag nalaglag ko. Oh, wait na. Motherboard is the ROG Strix Z370 iGaming. So, mini ITX form factor. Ah, hindi siya white. Ano siya? Silver. Silver finish. Nice, ang ganda. This is my first time building a mini ITX form factor gaming PC. So, thank you, ROG talaga. Meron siyang USB Type-C, tapos tatlong USB 3.0, then apat na USB 2.0. Then yung AC, yung Wi-Fi, tapos Ethernet, then HDMI, then yung sa audio. So, check natin yung iba. Wait na guys, lagay ko lang. Then double check ko lang. So, here are the kasamang accessories. Here's for the Wi-Fi. Tapos nakita ko. Tapos ito yung screws for the M.2. May tool siya for the top CPU. Addressable RGB extension. And for the I.O. shield. Ganda rin shield though. Matte black. Manual driver, sining point to gear up. May promo sila. May cable more. Then SATA. And yun lang. Yun lang yung ano. So, kompleto naman for the accessories. Matapos na agad. So, that's for the motherboard. Guys, yung sa audio, tease-tease muna kayo ha. Wala pa akong mic. Tapos yung camera na ginagamit ko is walang mic input. Don't worry. Mag-i-embase ako sa magandang microphone para hindi masakit sa tayo. Nakikita ko sa comment ko. Comment, maraming comment. So, sorry for the bad audio. Okay? Next, RAM. Okay, so RAM is the Trident Z RGB DDR4 16GB na kit 8x2. Mini ITX is dalawang slot. So, dalawang slot yung gagamitin natin. This is a DDR4 32,000. Ang dami na. Yung frequency is 3200. Hindi 32,000 guys. Kasi, lagi kong ginagamit sa build mo to. Okay, that's for the RAM. Ano na lang guys, hindi ko na bubuksan. Lagi kong ginagamit dyan. Baka makikita niyo yung build ko. Okay, next is the RTX Strix for the third time. GeForce GTX 1070 Ti for the third time. Like, ginamit ko na. So, first ROG na build ko. Nasa ano na ata yun? Magwa 1 million views na ata yun. Okay guys, thank you for the watching nung build na yun. Excited ako kay kabit to kasi si Case is mini ITX form factor. A regular size na GPU is parang, hey, parang naano ko na, kasyon ba yun? Parang ganun. Wala pa kasi yung idea kay Amy A1. This is a mini ITX tower. So, probably a typical na setup. The motherboard is naka-vertical. Then, si GPU is naka-horizontal. So, typical setup. Excited for GPU. Hindi nyo pa nakikita ito. Laging dalawang video sa Tough Gaming and yung sa unang ROG 170,000 na build. Okay? That's for the GPU. Next,
is the yung cooler is the Cooler Master Master Liquid ML120R. Wala Masta. Kung hindi nyo pa napapanood yung sa Cooler Master X Top Gaming na build, so tiny watch na lang, collaboration with Cooler Master and Asus yung Top Gaming. So here's the box. Typical na Cooler Master box, complete with illumination. Meron siyang addressable na controller, tapos dual dissipation yung design ng pump niya. Yun, ito lang. Cooler Master. Check pala yung pump para mabilis tayo. Wow, ganda. Super wide yung ano niya, copper. Tapos, oh, ganda guys. Oh. Ganda ng ano, pump ni Cooler Master. Yung logo nila. So, may tapos yung sa logo, meron siyang RGB. Papakita ko yun sa build. Tapos yung accessories. Oh, dalawang fan. Push-pull setup. Dalawang fan. Push-pull setup. Kala ko ano, 240. Ano lang to guys, nasa 200, ay 200. 240, kala ko 40, ano to, 120 mm. So, push-pull setup, dalawa yung sinama ni Cooler Master na fan. Okay, RGB addressable, which is nice. So, that's for the Master Liquid. Yeah, ano ko lang. Mamadali ako. Dami kong gagawin guys, setups. Natok na ako eh, so next tayo. Storage. Storage is yung SSD at saka yung wait lang. Wala, hindi kasama yung ano dito. Storage is yung Intel 760P na series. Tapos capacity na is 512 GB. Okay, open na. M.2 yung ano, yung form factor. NVMe M.2. Non-volatile memory express. 512 GB. So, ang bilis na to pag naka-NVMe. Board supports the NVMe ay M.2 na form factor. So, ito yung lalagay niya. So, nakita naman yung kanina, di ba? Yan, for the storage. And yung isa, wait lang, hindi ko na isama. Yung 2.5 na, saan ba yun? Nandun ata. 2.5 na drive, Fire CUDA na Seagate. 2TB. Para siyang pang laptop yung size ng ano niya. Okay, done with the storage. Tapos, PSU is built in. Kamaya na, unahin ko muna yung mga maliliit. Huli natin sa case guys. So next time is with the case fan. So ito yung for the accessories. Tapos may maliit siyang, ano ko parang. So ano siya guys, wala siyang wire. Parang ito yung i-coconnect mo. Tupak to. Saan natin yung isa. So wow, nice. Ang ganda. Ang ganda na pagkakagawa ni Polaris. So, wala siyang wire guys. So it's a modular. Kakabit nyo lang yung wire. Fully modular. Polaris. Ganda nito. 1280. 1280 yung RPM, 1280, tapos yung airflow is 43.31 cm, 120 mm, RGB. So next guys, for the ano gaming peripherals, nandun si gaming mouse, optical gaming mouse, ROG Gladius 2. Yung mouse na ginagamit ko ngayon is yung Master Mouse S, ni Cooler Master, it's a RGB. Oh nice, meron siya kasamang pouch, pouch ba to? Oh okay. Ito yung keyboard. Yeah. It's braided. Hindi siya braided, tapos merong braided. Nice. Ganda. O kung mamimili na lang kayo guys for the ano. Dalawa kasama. Galing. Tapos, pouch. Sa net. Oh, fashion mouse ito. Parang fashion. Ah, wired. But detachable yung ano. Yung gaan. Gaan yung mouse. Merong ano set na binibenta si Asus. Sa Lazada, sniper set, shotgun set, yung mga ganun for PUBG, yung mga ganun. I don't know kung anong set to, pero chine ko siya, hindi, wala siyang ano, pero tatawagin ko lang to guys na action C set. Hinahanap ko sa Lazada, wala eh. So, nandun yung mga pricing. So, kung gusto nyo yung mga individual price na to, ipopost ko na rin dun sa ano. So, this is really nice. Ang gaan niya. So, meron akong nabasa ditong parang detachable. Easy swap, ito yun. Kunwari, yung sa Switch ata yun, yung sa Omron, yung sa click. Nasira yun, or naglolo ko, double click, or ayaw mo click. Pwede nyo tanggalin yung Switch. Wala nang hinang-hinang. Tanggalin nyo, tapos pwede nyo kabit. I-replace ka agad on the spot. Easy. Ayun. Ito yun, guys. Ito yan. May kasama. So, and yung sticker. Meron siyang kasama sticker. Nice. Okay, that's for the mouse. Okay, next is the gaming headset for the ROG Strix Fusion 300 7.1 gaming headset. Gaming headset ko ngayon, yung ginagamit ko is the Corsair
na Vengeance 2000, sobrang tagal na nun. So wireless 7.1 surround, nakuha ko siya 6 years ago. So nakuha ko siya sa contest, New Forcer T-shirt design contest, tapos wait na ako. Okay. So pwede siya for PS4. If you're playing mga console game, mga ganun pwede siya. Tapos, yung headset. Wow, ganda. Ang ganda ng color, gray, dark gray. Tapos meron siyang LED dito. Ay, solid guys. Let's see, then, try ko. Wow, nice. Asa na yung earphone? Yung mic? Hindi siya wireless. Detachable din yung wire. Tapos meron siyang extra cushion for the yung microfiber ba to? Tapos ito yung nakakabit is yung leather. Leather is maganda para ma-isolate nyo yung ano, yung sound hindi nyo mabas. Para takin yung rinig-dinig nyo, para hindi nyo maririnig yung outside noise ba yun, yung ba yun. Tapos problem nyo lang sa leather is pag mainit, yung magpapawis yun dito. So, yeah, pwede nyo palitan ng may extra sinama si Asus. Pawis yung microfiber. Okay, saan yung mic? Nanap yung mic? Ay, ayun! Sorry! Ngayon ko lang na ano, ito pala guys is ano, ang galing, nakapago. Nice, ang galing. Nanap ko, hindi ko makita. Galing, galing. Ang ganda ng gawa. Hindi siya detachable, pero yung na ano siyang ganda. Tapos, nice, ang ganda. Okay, so that's for the headset. So next is the ROG Strix Flair Mechanical Gaming Keyboard. So this is a blue switch, just same yung ginagamit ko na Cherry MX Master Key Pro M RGB. Wow, this is nice. Ganda. Oh, nice. May wrist pad. Nice, nice. Wow, ang ganda ng ano, wrist pad, guys. Kasi sa akin, yung ginagamit ko is wala. Walang ano. So, guide for yung documentation sa mga sa keyboard. Okay. So, ting keyboard. Wow, ang ganda. Cherry MX. Wow, solid. Na solid to. Tapos, meron siyang LED dito. ROG. Logo here. Some of the mga rubber pads. Kabit ko lang guys. Makikita nyo to pag mag-ano ako. Mag-gaming ako. For example, nagbe-benchmark. Dun sa mga benchmark, sa mga nagre-request ng benchmark, every nagbe-build ako. Sorry guys ha. Kasi ngayon is meron pa akong problema yung internet connection ko. So, apply na ako for PLDT fiber kasi yung area namin is wala pa for activation ko daw. Nag-apply ako noong December 2017. So, until na wala pa rin. So, hinihintay ko lang yung tawag ng PLDT. Kasi meron ng box sa amin. Kinabitan na kami ng box. Yun. Kaso wala pa daw eh. Lagi ako ina-update yung ano nila. So, hintay-hintay lang ko. Oh, man. Nice. Nice. Ang ganda. Thank you, ROG. Boss Rob, thank you dito. Wait lang. Next is yung ano. Nakita nyo na siguro to. Extra large na mouse pad. Extra large na mouse pad. ROG sheet. Uy, sticker. May sticker and yung okay, so that's it. Okay, last is the yung case na gagamitin is the Inwin A1 Mini iTex Tower. Accessories. So, ito yung bottom. Yow, nice. Wow! Tempered glass. Aray. Taka, i-rapid ako. Yun. Wait lang guys, anayin ko muna itong kalat. Kalat eh. This is the Inwin A1. Lit, di ba? So, tempered glass.
sa side, dyan, tapos dito sa may taas, tempered glass. So kalasin natin, meron siyang parang brush aluminum finish dito sa top. So sa top meron siyang power button, then yung activity light ng HDD, yung power, dalawang USB 3.0, and yung sa audio. Okay, so ang galing natin for the front, then sa side, and ating sa likod. I-ano lang sa inyo nung mabilis na 360, tapos ating yung tempered glass. Kalisin natin. No, nice. Kala ko di-screw. Nice, ang ganda. Ang galing, oh. Kala ko di-screw siyang ganun. Tapos, ang gagawin mo lang pala is pull mo siyang ganyan to unlock. Tapos, pwede mo nang matanggal. Okay? Tempered glass yung side panel niya. Tapos, Christian, bakit wala kang power supply? So, built-in na sa case yun. It's a 600 watts na power supply. Dun sa build is enough na. Mukhang challenging tong part na to yung multi-cable management kasi mini ITX kayo. For the fan, oh wait lang guys, ano yung ko lang. Ikailangan ko na sa pen kasi baka magasgas. Ibabalik ka rin ko lang kasi gusto kong makita yung sa opening sa taas. Ay, sa bottom. Meron siyang parang acrylic. Hindi siya tempered glass. Tapos may umiilaw yun, RGB. Para siyang naka-float pag umiilaw yung sa baba. Kaya nilagyan nila ng gano'n. Sa front, walang intake, di ba? Parang sarado yung sa front. Tapos, ang gagawin nun is sa bottom. Kukuha, tapos yung hangin pataas. Okay? So, pinaka-intake yung sa bottom. So, for the fan, yan. So, ito yung sa cover. Meron siyang filter dito. Yes, may filter. Glass filter. Tapos, ito yung sa cover. Dun sa ano. Medyo nakakabit yung 220mm yung sa Inmin Polaris na RGB. Ito yung LED. Makikita nyo guys, ito yung LED. Nakapalibot dito. Tapos pag naka-on yun, kakalat dun sa acrylic. So yun yung sa bottom mount, hindi kayo pwede maglagay ng radiator dito. So for the fan lang talaga yun. So yung sa gagamitin ko for the cooling is yung Cooler Master 120ml yung may RGB. Ano siya? Dito sa may rear, dun yung kakabit sa may radio. Okay, so ito yung guys, yung close-up look lang sa ano. Meron siyang cover dito, power supply cover. Para tanggalin to. Tanggalin natin. Tapos meron siya ni Inwin branding dito. Meron siyang mahabang screw. So isang screw lang yun para pag tinatanggal ko to, marireveal niyo yung mga cable. So dito pa ako magki-cable management ng power supply. Yan, so... this is the 600 watt na Inwin. It's Inwin na nakalagay dito guys. Ayun yung makikita nyo. It's 80 plus 35 na bronze. So for the mount, meron siya dito mounting ng 120mm na fan. I don't know kung exhaust ata ito eh. Parang intake. I don't know guys ha. Check ko pa. Tapos dito yung sa motherboard. Motherboard is parang naka vertical orientation. Tapos dito is yung exhaust. Dito ko kakabit yung cooling and Cooler Master. Then yung board dito, yung input and output. Dito lalagay yung IO shield. Tapos yan. And meron pala siya guys, yung charging. Qi charger. So meron ako S9 dito. Malalaman natin yan. Papaganahin natin. So, sa harap is wala siyang opening or intake or merong butas or ganun. Sa bottom lang talaga. Then punta tayo dito sa may side. Tapos meron para siyang alo dito, honeycomb mesh or yung parang may opening mga for, alam ko, intake to eh. So dito, nilalagyan ng 120mm. Yeah, so ito yung pinaka, ayun siya guys. Meron siyang butas. Ayan. Tapos ito, makikita nyo yung mounting dito for 120mm. Tapos ito yung power supply. Meron siyang cable, naka-route yun dito sa taas. Then ito yung for SSD. So hindi tayo maglalagay ng SSD. Meron siyang dito mounting option for dalawang SSD. Yes, natatanggal siya guys. Ito yung for SSD. Dalawa yan. Then meron siya ditong kabit. Sorry ko na guys. Tapos... here's the rear side, 120mm mounting, tapos meron siyang dalawang slot for your graphics card. Dito ay kakabit yung 1070 Ti. Walang magiging problema ako sa may clearance dito ng GPU kasi kitang-kita naman is kasyang-kasya yung GPU dito. Okay, so ito yung sa side and yung bottom nakita nyo kanina.
Yeah, ito yung sa bottom. Okay, so pwede kayo mag-mount ng dalawa dyan. Yung 120mm. Oh, yeah. Hindi kayo pwede mag-mount ng 240mm dun sa bottom. So fun lang talaga siya for the intake sa plus. So yeah, there you have it guys. Ito lang yung quick ano lang guys, unboxing and overview of the yung lahat ng worth 100,000 Asus ROG Mini ITX gaming PC build accessories. Check ko lang guys, sorry. I don't know what itong bracket na to. Update ko na lang kayo kung para saan yung bracket yun. Yeah, so for the A1 and user manual, yung RGB to power SATA. Then meron siyang connector. Tapos yung mga accessories, screws, and for yung mounting. So that's it. Ito lang yung unboxing ng ano. Ay, wait ka pala guys. May papakita ko sa inyo. So this one is... Lalagay ko siya since white yung build. Napapansin nyo. Familiar ba kayo sa dyan? Yung lamp ni Dimitri ng Hardware Connex. Gandang-ganda ako dun sa ano niya eh. So, hinanap ko yon. Sa Amazon ko siya binili. It's worth $30, $29 ata yan. Tapos, pinaship ko siya dito. Yung shipping is nasa $32. So, gumastos ako ng $63 dyan. So, mas mahal pa yung shipping. Tagal ko lang yan kasi ngayon ko lang siya ng furniture. And, of course, ito guys. Yung bago kong billing plant. Same with yung sa IKEA, Fedjka na artificial plant. Ito yung dati kong ginagamit. The PC Master Race plant or mga tech tuber. Sa ito bumili ako bago. Ito yung gagamitin ko ngayon. And gumamit rin ako ng patted kasi ano, terna sila for the white. Ang ganda diba? Excited nga ako dyan guys eh. So I'll put link na lang guys yung sa description kung saan ko nabili yung sa Amazon. Hindi available sa Philippines itong dalawa. So mabibili nyo lang sa IKEA or sa Amazon. Marami ng video how to purchase yung sa Amazon. Gagamit kayo ng mga Johnny Air, yung mga ganun. So, search yun lang guys. Maraming nagpo-post dun. Ako kasing ginawa ko is dinirect ako. Hindi ko pa alam yung mga Johnny Air nyo. Okay? So, that's it. Ito lang yung unboxing guys. Pag may nakalimutan ako, comment yun na lang. So, yun lang. So, there you have it. Ako ang upload sa Action. Like the video guys. And subscribe to the channel. And I'll see you on my next unboxing. Bye-bye. Wait nyo yung gaming PC build.